Itayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. Habang nasa kanilang daan patungong Emmaus, ang dalawang alagad, sila'y nag-uusap tungkol sa mga pangyayari nang may kinalaman sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Batid nila ang kwento ng muling pagkabuhay, ngunit nagdududa sila. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay panalampalataya. Madama at maranasan nawa nila si Kristo na muling nabuhay. Sa tulong ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia, at sa pakikisalo sa Eukaristiya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ay kapayapaan na
ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 13 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin, mga Israelita. Pakinggan nyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam niyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa simula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawis sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y naimlay na
may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanang kama ang pinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo ay dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman, hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalaga niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minanas sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y
di mga bagay na masisira o mauubos, paris ng ginto o pila, kundi ang buhay ni Kristong iniahin sa krus. Siyang korderong walang batik at kapintasan, itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya nanalig kayo sa Diyos, na sa kanya ay muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, 'Buhay si Jesus.' Pumunta rin sila sa libingan ang ilan sa mga kasama namin, at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, 'Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta?
Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kaniyang marangal na katayuan at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili simula sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa 3rd linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang tema po ng ating pagdiriwang, kailanman hindi tayo iiwan ni Jesus. Kailanman hindi tayo iiwan ni Jesus. Sa atin pong ebanghelyo, ayon kay San Lucas, ang dalawang alagad ay naglalakad papunta sa Emmaus. Sila'y umalis sa Jerusalem sapagkat sila ay wasak, sila ay nasaktan, sila ay nawala ng pag-asa sapagkat ang kanilang sinasandala na si Jesus ay hindi nila inaasahang magpapakasakit at ipapako sa krus. My dear brothers and sisters, when we experience pain, our tendency is to withdraw. Our tendency is to move away from God. Kapag nahihirapan ka na, kapag nasasaktan ka na, kapag hindi mo na kaya ang mga bagay na dumadaan sa buhay mo, kung minsan ikaw ay lumalayo sa Panginoon. Subalit sa kanilang paglalakbay patungo sa Emmaus, si Jesus ay sumabay sa kanila. Ano po ang ipinapakita sa atin ito, mga kapatid? Na sa gitna ng ating pagiging wasak, sa gitna ng ating hirap, sa gitna ng sakit na ating nararamdaman, ang Panginoong Jesus, kailanman ay hindi tayo iiwan. Ang Panginoong Jesus ay palaging makikilakbay sa atin. Kung minsan akala natin kapag tayo nahihirapan, iniiwan tayo ni Jesus. Mga kapatid, kailanman hindi tayo iniwan ni Jesus. At sa ating paglalakbay, katulad ng dalawang alagad patungo sa Emmaus, hindi nila nakilala si Jesus. Kung minsan kasi mga kapatid, ang gusto natin, kung ano lang yung magaan, at kapag tayo nabibigatan na, kung minsan hindi natin nakikilala ang kalooban ng Diyos,
Kalooban ba ng Diyos na mahirapan ka? Kalooban ba ng Diyos na may mamatay sa iyong minamahal na pamilya? Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay mawalan ng trabaho? Kalooban ba ng Diyos na magkasakit ka? Kapag tayo nakararanas ng dilim, ng sakit, kung minsan akala natin wala si Jesus. Subalit sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ipinararating sa atin ng ating Panginoon, kasama mo ako sa paglalakbay. Hinding-hindi kita iiwan. At habang sila'y naglalakbay, mga kapatid, hindi nila nakilala si Jesus. Ipinaliwanag ni Jesus ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Moises hanggang sa mga propeta. Lahat na sinasabi tungkol sa kanya. My dear brothers and sisters, every time we experience pain, our tendency should not be to withdraw, but to move closer to God. Kinakailangang mas lumapit tayo kay Jesus at makinig sa kanyang salita. Sa banal na misa, mga kapatid, nagaganap ang lahat ng ito. Sa banal na misa, we listen to the word of God. Sa banal na misa, nangungusap si Jesus sa iyo habang naglalakbay ka sa mundong ito. Hindi man natin maunawaan ang ating mga problema ngayon, subalit isa lamang ang katotohanan. Nangungusap si Jesus sa iyong karanasan ngayon. Ganyan ang ating Panginoon, nangungusap at nakikilakbay. My dear brothers and sisters, noong magtila ba, magpapatuloy pa si Jesus sa paglalakbay, tinawag ng dalawang alagad si Jesus, manatili ka sa amin sapagkat magdidilim na. Stay with us. Hindi po ba't ito rin ang ating mga sinasabi sa panahon na parang wala na tayong pag-asa? Sinasabi natin kay Jesus Nazareno, stay with us. Huwag mo akong iiwan. Hindi po ba't kahit gaano kabigat ang ating nararamdaman sa buhay, kahit gaano kabigat ang ating problema, kapag alam mong hindi ka iniiwan, kapag alam mong may kasama ka, ito'y nalalampasan mo. Nawa, ganito rin ang ating sabihin sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Stay with us, Lord. Manatili ka sa akin. Sa kabila ng aking pagiging bulag sa katotohanan, sa kabila ng aking pagbibingi-bingihan sa iyong salita, stay with us, Lord. At noong sila nga po ay nagkatipon-tipon na sa isang hapag, noong hinawakan ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos, at noong ito'y ibinigay ni Jesus sa mga alagad, doon nila nakilala si Jesus na ang Panginoon pala ang kanilang kasama. Biglang nawala si Jesus sa kanilang mga mata. Noong ang kanilang mga matay nabuksan sa katotohanan sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay, ganun din po ang ginagawa sa atin ni Jesus sa banal na misang ito. Tuwing tayo nakikibahagi sa hapag ng Panginoon, tuwing tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, tuwing ating tinataglay sa ating mga puso si Jesus, tila ba sinasabi niya, ngayon, hindi na ako mawawala sa iyo, taglay mo na ako, at ako'y dalhin mo pabalik sa Jerusalem upang ibalita sa iyong mga kasama na ako'y muling nabuhay. My dear brothers and sisters, paglabas ninyo ng simbahang ito, you will also do the same. Ipapahayag ninyo si Jesus sa inyong mga tahanan, sa inyong pamilya. Kapag nawawala ng pag-asa sila, you will bring Jesus to them. Dadalhin ninyo ang mabuting balita ni Jesus sa kanila na si Jesus ay buhay at si Jesus ay kailanman hindi tayo iiwan gaano man kabigat ang ating dadaanan sa buhay. My dear brothers and sisters, sa banal na misa, ganito rin ang ating nararanasan. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos at ating hinahati-hati ang tinapay
at ating tinatanggap si Jesus, nawa sa inyong mga bahay, sa inyong trabaho, sa inyong mga kaibigan at kasama, paglabas ninyo ng simbahang ito, inyong dalhin si Jesus sa iba. Bigyan nyo sila ng pag-asa. Kung may mga taong wasak, broken, nahihirapan, may pinagdadaanan, may depresyon, dalhin ninyo si Jesus sa kanila. Kaya mga kapatid, kung may mensahe man ang ating Panginoon sa atin sa linggong ito, hindi kita iiwan. Kasama mo ako. Pasalamatan natin palagi at purihin ang ating Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailan may hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Dumalangin tayo, Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Pagbalain mo ang mga pinuno ng ating simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat na lakas ang mga sokolohista, spiritual directors, guro, coaches at iba pang tulad nila. Matiwasay nawa nilang maakay ang bawat tao sa tamang landasin. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumaon naming kapatid. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang mga ating personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Tulad ng mga disipulong nakapiling ng iyong anak sa daan tungo sa Emmaus, patatagin mo kami, Ama, sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Habang aming iniaalay ang aming mga panalangin, hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Amen.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga kagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Podero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Podero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Podero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon,
Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
mga paalaala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang pang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamitin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at biniyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo kami.